driver ko ngayon. Ito yung nag-iisang pasahero. Good day mga kaibigan, mga kapatid, mga kapuso, mga ka-crosswind, no? Meron tayong pag-uusapan lang ng konti ngayon na importante din kasi dahil ito yung mga ball joints na ginagamit natin sa lahat ng klase ng sasakyan. May lower ball joint, may upper ball joint, mayroong tie rod, no? Na ito, kung minsan, nagpapalaki ng gastos natin kapag nasisira ang sasakyan natin. Meron bang magandang ball joint na mabibili? Meron bang brand na matibay? Yan, kasi yan ang kadalasan na tanong din ng mga customers namin dito sa Autoruns. Sir, kabibili lang namin ng ball joints namin, sira kaagad. Diba, baka meron mali sa pagkabit. Baka naman yung nabibiling ball joints ay fake. Diba? So ngayon, ipapakita ko lang po sa inyo ang example natin. Yung ball joint na original, no, OEM, or yung mismo nakakabit doon sa unit nung binili ng brand new yung unit mo, halimbawa Isuzu Crosswind, binili mo yung unit mo after 2 years, nasira na yung ball joint, nasira na yung tie rod. Ito po ang itsura ng ball joint ng Isuzu. Ayan. Ayan yung itsura. Inalis ko lang yung goma para makita nyo na meron siyang grasa. Ito after 6 years, nasira na. 6 years naman. Okay, so ayan siya. Ito yung upper arm ball joint. Ito naman yung lower arm ball joint. Ayan, tignan nyo po ah. Ayan. Yung grasa niya, may itim na. Okay, yan yung lower arm ball joint. Ito yon. Ito naman yung tie rod. Original to ah. Original parts to ng Isuzu. Mapa Crosswind siya, Sportivo. No, XUV, ayan, ngayon naman yung grasa niya. Ayan. Ito mga sira na to. Okay. Ito naman po yung replacement na Japan. Meron tayong tinatawag na replacement na Japan. Ang brand po nito ay 35. Ajak, ilan yon? 35? 35, 15. 15. So, ang brand po nito ay 555 made in Japan. Makikita nyo. No? Ito yung tie rod. Ang Crosswind, meron siyang apat na tie rod. May inner outer sa isang side, may inner outer sa kabilang side. Ito naman, 555 din to, pero may makikita kayong pagkakaiba. No? Yun yung ating pag-uusapan. Yung pagkakaiba nitong dalawang 555 na to. Ano nakita mo, Jack, na pagkakaiba? Yung isa, walang nozzle, yung isa meron. Merong daanan ng grasa. Merong grasa. Ano ba yung trabaho ng daanan ng grasa? Para mag-resingan sana itong meron ano, resing yung isa hindi mo pwede resingan kasi ano siya, masisira. Ito, malalagyan mo ng grasa, tatagal yung ano mo, yung tie rod mo. Ang hirap intindihin. Pero dun sa sinabi niyang tatagal, yun ang importante. Tatagal. Kasi ito, hindi mo to malalagyan ng greasing, hindi mo to malalagyan ng grasa, nahawa ako sa kanya. Hindi mo to malalagyan ng grasa, doon sa pinakaloob-looban niya rito. Kasi sa loob nito, merong engineering plastic yan eh. Meron. So, yun yung bumibigay, yun yung mini piece. Kung halimbawa ito, nawala na yung grasa niya, o kaya napasukan na ng tubig sa katagalan. Ito naman, pwede mong paservisan. Kaya ito, kahit paano, kahit luma na to, maganda pa oh. Kasi nga, naseservisan to, nalalagyan ng grasa, napapalitan. Ngayon, yung original, yun po ang malungkot. Yung original, wala talagang lagayan ng greasing nozzle. No, wala siyang lagayan. So, parang ang lumalabas dito sa original na tie rod ng Isuzu, disposable. Kasi hindi mo na magagrasahan yung loob. No? Ganon din yung kanyang lower ball joint. Wala siyang lagayan ng nozzle, ng grasa, o yung greasing port. Wala siyang lagayan. Ito ring upper arm, wala rin. Ito yung mga original parts ng Isuzu, yung OEM. Ngayon, sa replacement na 555, hindi po ako bayad ng 555. Ang ipinapakita ko lang po dito, ito po kasing 555 na upper arm suspension na ball joint, meron din po siyang lagayan ng grasa. So, nasa may-ari kung tatagal yung kanyang ball joint sa kanyang tie rod. Kasi pwede mo naman itong paservisan.
pwede mo pa-servicean kay Jack Magsalin. Ayan o. Punta kayo dito sa Autorance, meron tayong pang grasa, meron tayong grease gun, para malagyan ng grasa yan at tumagal yung ating ball joint. Ganon din yung kanyang lower. Meron ding lagayan ng grasa. Yet, ito yung lower ball joint. Ayan. O, tigas pa. Pwede pa nga ito eh. Kaya lang, luma na rin. So, nagpalit na rin yung may-ari. May lagayan ng grasa. Ito naman ay bago. Brand new, 555. Meron din lagayan ng grasa. Pero ito, hindi to sa Crosswind. Sa ano to? Sa D-Max. No? Saka sa Trooper. Ito yung gamit, no? Sa Trooper, sa D-Max, ito yung kanyang ball joint. Meron ding greasing port. Kasi ito, nung buksan namin, kakuntian lamang grasa. So, ano ibig sabihin? Dapat, pag nagpalit ka rin ng replacement part na 555, pagrasahan mo na rin, pabombahan mo na ng grasa, no? Para sigurado, kasi ito kakaunti, oh. Ito yung cover niya, oh. Kakaunti yun laman, oh. So, hindi ito magtatagal. Diba? Pag pinasok ng tubig, ito, papasok dun sa loob, mag-stay yung tubig dito kasi naka-trap na siya dito sa goma. Mag-stay yung tubig, masisira ka agad. Kakalawangin. Diba? So, ang advice ni Jack Magsalin, ni Kuya Jack, kapag ka nagpalit kayo ng ball joints, hanapin nyo yung 555 na may greasing port. Ayan. May nozzle. Yung merong kargahan ng grasa. Hanapin nyo to. Kasi meron. Kasi ito 555, oh. Meron. Pero ito 555, wala. Which is which? Hindi ko alam kung bakit. No? Which is which? Parehas naman silang 555. Parehas silang merong naka embed na label na 555 sila, made in Japan. Kaya lang ito, wala itong greasing port. Ito meron, pero pareha silang pang crosswind. So, ayan po ah. So, importante, meron tayong greasing port. Ito pong sa OEM, galing mismo ng ano, ng crosswind, mga original, lumalabas na ito, disposable. Kasi nga, wala siya mga greasing port. So, hindi po talaga tatagal. Ayan, no? Hindi po talaga tatagal. Okay, so biro nyo ang trabaho niya, no? Ganyan-ganyan niya, no? Eh kung walang grasa yan, di ba? So madaling masisira. Lalo na kung pasukin ng tubig. Ito, ano na talaga ito? Gulay na, oh. Di ba? Kung tutusin, medyo bago pa to. Pero ito, 555. Matigas. Oh. Matigas siya. Kasi hindi ito laspag. Kasi nga, nagagrasahan. Okay? Yung dating yung may-ari nito, na pinagtanggalan nito, siguro napapagrasahan niya to. Kaya maganda pa. Kasi dapat matigas eh. Tulad nito bago, halos hindi mo magalaw. Hindi ko talaga magalaw kasi bago. So, mapepress lang to sa bigat ng engine, sa bigat ng sasakyan, mapepress siya. Doon pa lang siya gagalaw. Ngayon, itry mo Kuya Jack. Lagyan natin to ng grasa. Tignan natin. Yan. Itry natin para makita nyo. Ito, dadagdagan namin to ng grasa. So, yung grease gun namin, ano, ha, maraming nabibili nito. Pang DIY talaga, pwede. Sige, hawakan ko. Ayan. Ayan, tatry ni Kuya Jack. Ayan, oh. Ayan, oh. Ayan, oh. Ayan, oh. Woo! Okay. So, lumabas yung grasa. No? Meron din naiwan dito sa likod. Siyempre, babalik nyo na lang ito sa pinakuhanan natin. Ngayon, ito yung mga grasang pumunta rito. So, yung loob niyan, talagang nagrasahan na. Ito naman, hindi ito lalabas kung mayroong rubber. Yung cover niyan, ganun. Okay, so pag nagpalit po kayo ng ball joints or tie rod, dapat pagrasahan nyo na rin kasi hindi natin alam kung yung nabili natin ay maraming grasa sa loob. Na maglulubricate dito sa joints na to kapag gumagalaw na siya. So, tatagal ang buhay ng mga ball joints nyo, pati mga tie rod nyo, kung magagawa natin yung proper na pag-maintain sa kanila. Na kailangan malagyan sila ng grasa. Merong greasing port dito or nozzle na mapagpapasukan nyo ng ating grease gun. Ito, oh, meron din dito. So, halimbawa, nakakabit na sa mga sasakyan natin. Hindi naman ito mahirap gawin. Pwedeng DIY, no, Kuya Jack? Pwede. Do it yourself. Ibuka mo lang ng konti yung manibela mo. Ayun na, malalagyan mo na ng grasa. Bombahin mo ng grease gun. Meron siya nito. Dapat meron kayo niyan. Mura lang yan. Bibili online. No, mura lang yan. So, yan po mga kaibigan. Importante na pagka kayo ay nagpalit na ng replacement na ball joint, no?
So isa sa nire-recommend ko, at alam naman ng lahat ng marami, itong brand na to na may 35. Ngayon, ito yung original. Pwede rin kayong bumili ng original, nasa sa inyo po yan. Kasi medyo mahal lang to. So bili kayo ng original, nasa sa inyo po yan. Pero yung may 35 na to na brand, maganda siya kasi meron siyang grease port. So maganda siya, magagrasahan nyo. Ngayon, kung meron pa kayong ibang brand na alam na tingin nyo okay na merong greasing port, try nyo rin yun, wala namang problema. If the price is right, no? So dito, maraming nakakaalam na magaling, na maganda tong may 35. So nasa inyo po yan, kasi ito rin naman ang ginagamit ko dito sa Autorant, itong may 35 na to. Okay po. So kung may mga tanong po kayo pagdating sa mga pangilalim ng mga sasakyan, kahit na anong klase ng sasakyan, feel free po na i-message kami sa Autorant, sa YouTube channel, sa ating FB page, para magawan po namin kayo ng inyong request. Ito pong nag-request sa amin na to, nabigyan namin ng video to, taga Marikina po. So Mr. James, so ito na po yung request nyo. Nagagawa namin kayo ng video tungkol dito sa ball joints na 555, ay may 35, saka itong original. So hindi ko rin po makakalimutan na i-offer sa inyo itong ating steering damper. Available na po ang ating steering damper or stabilizer dito sa Autorant. Ayan po. Ito po, madali lang itong ikabit. No? Pwede nyong i-DIY, napakadali lang ikabit nito. So yun muna po mga kaibigan. Para sa katanungan ni Mr. James, ito na po na ibigay na po namin sa inyo. Kung may dagdag pa kayong tanong, Sir James, alam nyo ang aking cellphone number or i-message nyo po ako sa ating FB page at sa ating pong YouTube channel. Thank you!